Wowowin ang lahat sa aming pagbibigay. Ang saya at pag-asa na iyong hinihintay. Wowowin ang lahat, di sa'yo wala nang patanggay. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nakatutok. Diyan lang kayo. Ako ang bahala sa inyo. Mag-enjoy kayo. For how many months? Ilang buwan tayo? Ilang araw tayo hindi nagkita? After yun, aking GMA 17th, February 11, at yun, ilang araw tayo nag-Facebook, YouTube. And then, nahinto tayo. Alam niyo bakit? Dahil marami kaming ginagawa. Marami kami. Akala niyo, wala akong ginagawa. Marami ho na paraan na gawin. Basta kailangan at kumbaga, basta kailangan gawin, gagawa ka ng paraan sa iyong mga kababayan. Tuloy-tuloy ang saya, tuloy ang ligaya. Dahil lo, ang programang Wowowin, eto, magbabalik na! Wowowin ang lahat sa aming pagbibigay. Ang saya at pag-asa na hinihintay. Wowowin. That's right! Magbabalik na po, hindi lang sa Facebook, hindi lang sa YouTube, hindi lang sa Real TV app. Dahil meron ang bagong network, abangan nyo! Malapit na yan! Kailan yan? Mamaya nyo malalaman yan. Tuloy-tuloy tayo. May maganda at may matinding announcement po ang inyong lingkod. At may mga bisita ako dito ng mga importanteng tao na mga kasama ko. Ito yung pangmatagalan na. May magaganap po kayo na ito yung para po sa inyo lahat. At maraming pwede magtanong. Yung mga premier tayo, mga press people na mga imbitado. Virtual po yan. Ha? Naka-zoom po sila. Mamaya magtatanong sila. Hello sa ating mga bisita. Magmula sa Pep. Of course, andito lahat sila. From Pep, of course, we have from Pep, ang Philippines of the Entertainment Portal. At siyempre po, Rachel Chasson. Andiyan si Rachel Chasson. James Patrick Anarcon. Nakita natin direct. Andiyan ba sila? Hello, hi. Ah, nakita ba siya? Okay. And also, we have Mr. James Patrick Anarcon. Arniel Serrato, Arniel. Joy Bailon. Bernie Franco. Hi. Kaway-kaway lang. Jerry Donato, ng Philippine Star. Hi, Jerry. Neil Ramos ng Manila Bulletin. Ace Perez ng Sunstar Davao. Wow! Ito naman, Ricky Calderon, of course, ng Freeman Cebu. At magmula naman po sa Manila Bulletin, we have Mr. Miss Shirley Pizarro. Hi, Miss Shirley! At sila, we have Miss Kate Adahar ng Random Republica. And Coach Concepcion ng Tribune. Magandang magandang hapon sa inyo. Welcome sa... Ito, importanteng araw ko. Mamaya ko sasabihin kung ano ba meron ngayon. But anyway, thank you very much. Magtatanong sila mamaya. Anyway, pero bago lahat, ito ang maganda. Ito, medyo sisimula ulit tayong bumalik. At ang maganda ko dito, gumawa tayo ng paraan para makabalik po ang programang ito. Hindi lang po sa Facebook at sa YouTube. Ano ba ang ibig sabihin ng programang Wowowin? Ang Wowowin po, ito, magmula po sa ibang channel, natatag ito eh, naitatag to at para po magbigay ng inspirasyon, magbigay ng pag-asa at kasiyahan sa ating mga kababayan. Ngayon, for how many years, di ba, nagmula po ng 2005, nagsimula ako sa ABS-CBN, ang programang ito ay Wowowin. And after nun, napalipat po ako sa TV5, ang naging programa namin nun ay tinatawag na Willing Willy, ang naging Wowowin, hindi ba? 2010 to 2013. Nagpahinga ako ng 2 taon, bumalik na naman po kami. Nakabalik na naman po ng 2015. Ito naman po yung pag-welcome sa akin ng pamilya ko sa GMA7. So ito po mga channels na ito. Kumbaga eh, pinagdaanan ko lahat yung mga channels at dito ako lahat natuto. Dito ako natuto, dito ako kumbaga nag-matured, dito ako nagkaroon ng kaya nga pains in life. Pero lahat ito mga pagsubok sa buhay na nalampasan. Dahil bakit? Kasi una sa lahat, pagdatasal sa Panginoon at siyempre dahil sa mga nagmamahal sa programang Wowowin, Wowowin, Willing Willy at parang programa na talaga naman yung pinagkalupa sa inyo. Katulad ko na bumabagsak, parang yung pangalan ko eh, W, up, down, up, down, up. Sana laging up para sa inyo. So, you know, parang gano'n ang buhay ko. But anyway, ang Wowowin po'y talagang ginawa yan para naman eh makapagbigay ng saya araw-araw. Kahit na 1 hour and a half o 2 hours and a half lang dati, eh nakakapagbigay ng tulong. Yung magbigay ka ng, hindi lang yung pera eh. Yung kasiyahan na nabibigay mo sa ating mga kababayan na may mga karamdaman sa ospital, yung mga malulungkot ang buhay, ng mga OFWs na malayo sa kanilang mga sa buhay. Pag nakakapanood daw ng Wowowin, na sumasaya sila. Di ba? Nakakapagbigay ng inspirasyon.
from ABS-CBN, that was 2005, yun unang tinatagyan, nung kinausap ako ni Ma'am Charo Santos, siya, si Boss Gabby Lopez, yan, yung mga namumuno sa ABS, maraming salamat. Dahil, kumbaga, dyan itinanim to eh. Dyan itinanim ito at nagbunga. Diba, parang pinunla dyan eh. Isang parang ano lang to, buto ng munggo na dumami na. Ngayon, after that, natuto ako dito, mga pagsubok. Alam niyo naman, no, marami akong pinagdaanan. Pero ganun pa man, malaking utang na loob ko po sa ABS-CBN dahil lo, dyan ako nagsimula na nakilala. Magmula sa pera o bayong, di ba, sa MTV, nag-apong pa ako. Hindi ko po nakakalimutan yan. At lagi kong tatanungin utang na loob sa inyo yan. Sa mga nakasama ko sa ABS-CBN, galing sa puso ko, maraming salamat. Okay? Pagkatapos yan, Ma'am Charo, Boss Gabby, maraming pong salamat sa pagtitiwala niya sa akin. And also, gusto ko magpasalamat din sa TV5. After ko po ng ABS-CBN, winelcome naman po ako ng TV5. Walang iba kundi si MVP. Of course, our boss, Mr. MVP, Mr. Manny B. Pangilinan, si Atty. Ray Espinosa, during that time, Boss Bobby Barrero, yung mga nakasama ko din dyan, halos 3 taon din po ako na nagkaroon ng programa dyan, yung 5 o'clock din, no? Parang ganun din ang oras. Tapos noon, natuto rin ako doon how to manage, how to deal with production. Kasi naging TV host ako sa ABS, dito naging ano na ako, co-prod. Natuto na ako mag-produce, paano makipag-usap sa mga, of course, sa mga staff, sa mga tao. Sa tao, siyempre, natural yun. Sa mga ano mo, kababayan natin. And then, sa mga advertisers. Gusto ko rin magpasalamat po kay MVP, Mr. Manny B. Pangilinan, Attorney Ray Espinosa, sa lahat. Mr. Bobby Barrero, during the time kayo kasama ko, nag-America pa tayo. Eh, maraming salamat dahil nag-add din sa akin yan eh. Nang kaalaman ko how to produce a show. Naturuan nyo rin ako at hindi ako makakalimot to. Naging party kayo ng buhay ko. Maraming salamat sa TV5, Mr. Manny Pangilinan, Mr. Ray Espinosa, Attorney, and Boss Bobby, during that time na kinukup nyo ako. Maraming salamat. For 6.5 years, noong pong 2015, nagsimula naman po ako ng another opening sa buhay ko. Ito naman po ay pinagkaloob sa akin, walang iba, nang naging kapuso ko. At hanggang ngayon po, sobra-sobra pa rin po ang pasasalamat ko sa kanila. Maraming salamat po, Tito Philip Yalong, ang CFO. Of course, maraming salamat dahil ikaw ang nakakausap ko ng patago lagi sa hotel, na ako'y babalik na sa TV, kinumbinis mo ako na makabalik. Sabi mo, importante, makabalik ka lang, makapagpasaya ka lang ulit, Willie. Huwag mo nang isipin kung ano pa, ratings o ano pa sa paganda yung programa mo. Okay, and also I'd like to thank Mr. Jimmy Duwabit ng GMA7. Sir, marami pong salamat. Pag tumatawag ako sa inyo, isang ring pa lang, sinasagot nyo kaagad ako. Pag may problema ako sa technical engineering, sinusuportahan mo ako. Hindi ko makakalimutan yun, Mr. Jimmy Duwabit. Maraming salamat po. And Ma'am Annette Gawson. Ma'am Annette, hanggang ngayon, kahit wala na ako dyan, nakakapag-dinner pa rin tayo. Nagtatext pa rin ako sa inyo, nagpapasalamat ako sa pinaramdam nyo sa akin na talagang isa akong kasama dyan, pamilya nyo ako dyan sa GMA. Maraming salamat, Ma'am Annette, sa lahat. At lagi mo ako pinaglalaban yung programa ko. And then also, Mr. Joey Abakan. Thank you, Sir Joey. Salamat. And most especially, the chairman, the CEO, of course, Attorney Felipe Gawson. Sir, maraming po salamat. Attorney Gawson, salamat po. Wala akong request sa inyo o email na ako po eh hindi nyo pinabigyan. Maraming salamat po na tinuring nyo rin po ako ng isang kasama nyo dyan na lahat po ng aking hiniling pinagkaloob nyo sa akin. Sir, maraming po salamat. Hindi ko makakalimutan yung mga advices nyo sa akin, Attorney Gawson. Malaking utang na loob ko po sa inyo. Sa GMA family dyan, maraming salamat dahil meron akong 25 million subscribers during that time sa YouTube at sa Facebook. Pero hindi nyo pinagdamot sa akin yun, Attorney Gawson, Ma'am Annette, Mr. Duwabit, ito Philip. Hindi nyo pinagdamot sa akin yun. Binigay nyo pa rin sa akin yun. Sinaman nyo pa rin sa akin yung 25 million subscribers po na combine ng YouTube at Facebook. Hindi ko rin kayo makakalimutan. Naging parte na rin ho kayo ng buhay ko. Napakalaking utang na loob ko po sa GMA7.
dahil sila ulit ang nagbukas ng pintuan para sa akin. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga taong ito. Kung wala din po kayo, wala po. Wala pong Wowowin dahil hindi po ito mapapanood ng bawat Pilipino. So, galing po sa puso ko, hanggang mawala na ako sa mundong ito, daladala ko po ito. Maraming salamat, ABS-CBN, TV5, and GMA7 Kapuso. Maraming salamat po. Thank you so much. Well, doon ang buhay. Itong araw na ito ay napaka-special po. Pero bago lahat, gusto ko muna panoodin nyo ito, ang Wowowin na ginawa para sa bawat Pilipino. Panoodin po natin ito.
Iraraffle na natin ang 3,000 love from Bria! Sa bumubuo po ng Wowowin, maraming salamat po. Lord, salamat po. Kuya Will, maraming salamat po. Meron na po ang bahay! Dito sa Wowowin! 10,000! Sabihin mo lang, salamat siya! Yan! Wait, guwapo! Guwapo! Guwapo ka rin! Dahil dyan, dahil sinabi mong guwapo ako, 10,000! Ramdam ko ang pangangailangan nyo. Ramdam ko yung hirap ng buhay nyo. Pinagdaanan ko din yan sa buhay ko. Kaisa nyo ako sa ano nararamdaman nyo. Hindi ko nakakalimutan yung mga masa, yung mga mahihirap. Inangat nyo ako. Kung ano meron ako, galing din po sa inyo. Salamat, Kevin! Thank you, Wowowin. Mabuhay ka! Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin to, mga driver po. Maraming salamat po sa Wowowin. Mabuhay ang mga dakilang jeepney driver! Kuya Billy, nakikiusap ako sa inyo! Lahat-lahat hindi kami mabubuhay dahil lang aming mga tinanim na ubos ay lampa kami magkakain. Pagtutubong puso ko sa mga nakikita kong tahanan nyo. Hindi naman po pwede matutulog lang ako na may nakakiusap na tulungan kayo. Ang bibigay ko sa dito sa Katanduanes, 5,000,000! Kayo, mahal ka para sa programang yun. Marami po salamat. Thank you, Wowowin! Thank you, Kuya Wowowin! Percent po o ng kanilang tinitirang dito ay talagang wala. Isipin nyo ho, ilang araw na ganito pa ang buhay nila. Walang batiran, walang bubong, walang makain, walang tubig, wala lahat.
Sir, tulungan niyo kami. Lahat damit namin, sir, lubog ba? Wala kaming magkain. Sa bawat mayor po, magbibigay ako ng tigil 1,000,000 para makabili po. Para makabili po sila ng kanilang mga pangangailangan na bubong. Magsisimula yung buhay namin. Kuya Will, maraming maraming salamat. Binigyan mo kami ng pag-asa sa buhay. Gusto ko magpasalamat sa Lord. Lord, salamat talaga. Salamat talaga, Lord. Salamat, Kuya Will. Marami pong nangungutya sa amin. Pero milyonaryo na kami kaya! Maraming maraming salamat, Kuya Will, dahil nandyan ka na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Dito na po yung motor, nakuha na namin. Salamat po ulit, Kuya Will. Bali, pandagdag pa kabuhayan namin to, sir. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Thank you po. God bless po sa inyo. Sa programa niyo po, maraming maraming salamat po. Pagpalain pa po kayo ng Diyos sa kaputihan po na ginagawa niyo po sa maraming tao, lalo na po sa mga kababayan po natin. 11 years old ka lang? Opo, kasi po, may sakit po akong leukemia.
Bibigyan ka talang papagaling papa-hospital. Kung anong kailangan mo, bibigyan ka talang 100,000. Ako, salamat po, Kuya Will. Salamat po, Kuya Will. Ano po, 130,000. Maraming salamat po kasi po, nakakabili na po ako ng gamot ko. Kuya Will, nagda-dialysis po kasi ako. Ilan taong ka na ba? 14 po. 4 years old po ako nung nag-start po yung sakit ko po. Jane, alam mo, alam ko, napakahirap ng buhay nyo. Tatay, taga na ka ta. Jane, bibigyan na ka ta ng 100,000. Thank you, po. Thank you, po. Talaga maging mahirap. Ako'y nagtubos na nagpapasalamat sa inyo o hindi po gawa ninyo. Hindi po kami makakapagpagamot. Tubos po ako nagpapasalamat sa tutok po. Maraming salamat. Ginamit kayo ni Lord para kapitulungan niyo. Maraming salamat. Kailangan po talaga namin ng tulong ngayon. Yan ang programang Wowowin. Para po sa inyo yan. Kaya ako pinakita sa inyo yan dahil for how many years, yan po ang ginagawa ng programang ito. Hindi lang para sa akin to, hindi po pa. Hindi po ito akong bida rito, hindi. Ang bida rito yung programang ito para sa inyo. Kaya ako pinakita yan at pinasalamatan yung mga channels na pinuntahan ko dahil gusto ko malaman nyo na itong araw na ito, may pagbabago sa buhay. Pwede bang huwag naman malungkot muna? Okay? Alam niyo bakit ito? Ngayong araw na ito, of course, I'd like to welcome, syempre po, ang aking po magiging bagong pamilya, ang president po, AMBS president, walang iba. Pero bago lahat, BTR muna tayo. Ito muna po, panoodin muna natin,
I just like to welcome you sa aking pong bagong tahanan. Ito po ang bagong network para sa inyo. Watch this. AMBS. New Network. AMBS. Soon. Your new Network. Sana, nakalink na pala tayo dapat sa AMBS channel, no? Pero huwag kayong mag-alang. Ma'am, pero bago lahat, say hello to everyone. The President of AMBS, President Ms. Maribeth Tolentino! Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. And masaya po ako dahil nandito ako ngayon sa number one show sa buong Pilipinas, ang ating Wowowin, Tutok to Win. So, abangan nyo po kung ano pang mangyayari ngayong araw na to. Okay. Woo! Alright! At syempre, ang aming pong legal, of course, advisor natin. At syempre, siya po ang gumagawa ng mga kontrata. Siya ang gagawa ng kontrata, of course, ng Wowowin. At gawa na, siya rin po ang gagawa ng mga kontrata ng mga artista, ng mga programang gagawin sa New Network. Syempre, ito po ang AMBS, Attorney TJ Mendoza! Welcome po. Live tayo, napapanood tayo ngayon. But anyway, bago lahat, gusto ko malaman, at ang gusto ko malaman nyo, kaya ko kami nag-live ngayon, meron tayong little press con, no? At siyempre, bago lahat, Attorney, ano ba yung dala mo ngayon? It's the first step, Sir Willie, of a fruitful collaboration between AMBS and Mr. Willie Rebilame. Woo! Ang ibig sabihin, this is our contract. Ito po yung Wowowin, Tutok to Win. May kontrata po. It's a co-production with AMBS Network. Is that right, ma'am? Yes, correct. Okay, so bali, ano ba? Co-production tayo ng Wowowin and the AMBS po. So ngayon po, masasaksihan nyo ang aming signing of the contract. So para masimula na natin, soon po, sabi nga kanina dun sa ano, itong bagong tahanan ng Wowowin. That's right. So ngayon, pipirma na tayo. Ito pong signing ng contract po. It's a co-production ng Wowowin, Tutok to Win at ang AMBS, of course, New Network. Ma'am, okay, pipirma na ako, sir. Okay. Ayan po. Laba kayong camera. Oh, ano, direct. Ano, pakita mo yung makakala nila, fake to. Ay, na naman bumanat ng mga... Ano na? So, ito, dito. Pakita mo sa tigaw, dito.
Yan. Yan, papakita mo. Yan po, ha? Yan, sa set. Okay, sir. Okay, I will sign it. Yan. Then switch. Palit tayo. Okay, switch. Okay, ma'am. So, yan po, ha? Nakikita nyo. Yung signing po ng contract. Yan, o. Yan po. Wilfredo B. Rebillamay, Ms. Panibet, Torrentino President. Ito po yung Advanced Media Broadcasting System, WBR Entertainment Production Corporation. So, ito na po ang signing card. Formally po, ang Wowowin Tutok Tuwin ay nasa AMBS, your new network! Wowowin na lahat sa aming pagbibigay, ang saya at pag-asa na hinihintay. Wowowin na lahat, dito'y wala nang mapantay. Wowowin! Ang sama sa Tony, ha? Wow! Sarap ng feeling, ha? Ito, ang ibig sabihin mo niyan, ito, abangan nyo at ma'am, di ba, sa Facebook, YouTube, sa Will TV app, sa live streaming, at syempre po, ito na yung ating bagong network. Yes, correct. So, ang ibig sabihin niyan, mapapalabas na tayo sa Channel 2, AM, BS, your new network! Wowowin na lahat sa aming pagbibigay. Anyway, ito, may konti kami, pero okay, maganda, huwag kayong bibitaw kasi para malaman nyo, kung ano ba yung AMBS, kung ano ho ba, di ba, ang mga ekangay gagawin ng mga programa, at syempre, ano ho ang mga mangyayari for this coming days, at ito, bago magpasko, ito, abangan nyo. But anyway, may mga bisita ho tayo, okay, so meron tayong mga press people na nakabang sa atin. Okay, out na yung music muna, press, okay? Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan, okay? Pwede ba natin sila makausap? Sino bang po na natin kakausapin? Ms. Rochelle Siason? Hi, Ms. Rochelle. Do you have any question? Hey, good evening, everyone. Good evening, Queen, and congratulations sa new home ng Wowowin. Thank you. Yes, so, ano siguro yung iniisip ko na pinakamalaking hamon? Dahil yung unang arangkada ng AMBS sa September, isa Wowowin sa talagang main program na maipapalabas. Well, una sa lahat, alam niyo naman yung programang Wowowin, lagi nandyan. At nagbibigay talaga ng saya araw-araw at saka yung tulong, yun ang importante. So, yung Wowowin naman, nandyan na yan, alam na ng mga tao yan. Ang maganda kasi dito, hindi lang yung Wowowin. Kung makapag-uusapan namin ni Ms. Beth, of course, ang aming boss, si MBB, eka nga, the family of Rabilla family, siyempre, ang iniisip dito yung quality, yung ganda ng programa, tapos yung makapagtuturo sa mga bata, yung mga barang may eskwelahan din, and then lahat, and then entertainment. So, kumpleto na, pampamilya talaga, itong AMBS. Yun ang isa sa mga, of course, na iniisip ng program, ng channel na ito, ng AMBS, Channel 2. And of course, marami din kasing nag-aabang na ito bang bukod sa new home ng Wowowin, kasama rin ba sa pinirmahan mong contract, yung inaasahan ng mga tao na malaking role mo sa AMBS, meron bang official designation ka for AMBS? Siguro si the president will answer that. Ma'am Beth, okay, Ms. Beth Torrentino. Ma'am, you know. Actually, Rachel, si Willie is very important partner namin. So, hindi lang dito. Nagsimula kami dito sa kanyang studio. Partner namin siya sa Will Tower, no? So, sigurado naman malaking tulong sa amin ni Willie. Kaya siya ang una naming kasama sa AMBS. So, ang unang kontratang pinirmahan ko ay si Willie. So, napakalaki ng kanyang matutulong sa amin. So, ibig sabihin, ma'am, hindi lang ito basta para sa tahanan ng Wowowin. Kumbaga, meron din po talaga siya definitely na role in terms of pagbuo din ng mga line-up ng show sa AMBS. Yes, oo. Siya ang aming, sabi ko nga, siya ang kapartner ko. Lagi ko siyang kasama ngayon, araw-araw, para buuin ang buong programa ng AMBS. Okay. So siguro sa'yo na lang, Willie, ano na lang yung pwede mong ma-share na considerations mo or na pinag-isipan and trust or kung meron ka bang trusted people na hiningan for advice before making this big career move? Through my experiences, actually, syempre, bago sila sa business na to, ang pamilya Villar, and then, of course, yung kanilang mga kasama, no? Yung mabibigay ko lang yung naging experience ko,
Siyempre, lahat ng ito na dapat tama yung gagawin, dapat tamang mga tao ang kukunin. Siyempre, hindi naman biro ito. You know, it's ang laking gastos ito. It's a network. Hindi ito biro ng papasok in a business. So I'm here to help. Nandito ako not just to be a TV host. And I will be part of course, sa management. And actually, halos araw-araw, tama si Ms. Beth, pinag-iisipan namin kung ano magiging magandang programa, sino yung mga artistang dapat nakuhanin na talaga makapagbibigay ng entertainment, yung magiging part mismo ng AMBS. Hindi lang they just go in and then they go out. Ang isa dito malaking bagay, gusto kong kausapin ng mga artist, dapat ariin nyo yung mga programa na kagaya ng ginawa ko. When I was with ABS, inari ko yung Wowowin. Nung nasa TV5 ako, ginawa kong parang akin lahat. Parang ako yung may-ari din ng network hanggang sa GMA7. So, ang importante, involved sila, hindi yung pagpapasok ko lang ng 8 o'clock, darating ka ng quarter to 8. And then after ng taping mo, uwi ka na. No, dapat involved ka, kasama mo yung mga staff mo, lahat, nakikipag-usap ka. Dapat part ka ng programa dahil ikaw ang nakaharap sa camera. Tatandaan mo to ha, hindi yung nasa likod ang pinapanood, ikaw. Yung ratings, ikaw pa din. So, ang ibig sabihin, dapat galingan mo, yung likod, doon ka nakasandal. So, kailangan mo din sila. Pero yung pag-perform mo, yung being a host, a performer, dapat 110% nandyan ang puso at ang yung dedication sa trabaho. Ayun, siguro last question ko for you. Saan mo kinukuha yung ganun na inspirasyon na alam naman kasi ng lahat na sobrang hands-on mo? Yun nga, katulad ng binanggit mo, pagka may show ka talaga, tututuhan mo talaga lahat yan, yung bawat aspeto na alam mo. Saan ka kumukuha ng energy para matupad yun lahat, yung mga gusto mong plano? Well, yung pinagdaanan ko sa buhay ko, hindi naman kami mayaman, di ba mahirap. Kumbaga, dati isang kaigsanto ka yung aking nanay, ako. So yun, magkakaroon ka ng dream. Magkakaroon ka ng pangarap. Ano bang pangarap mo dati? Eh, di ba yung makakain ka ng fried chicken, mahirap lang kayo, di ba? Yun lang naman ang simple. Pero through pains in life, yun ang nagturo sa akin. Kailangan, minsan ka lang mabuhay sa mundo. Hindi naman dapat lagi puro pains, sakit ng loob, puro pagdudusa. Dapat, di ba, paano mo gagawin yun? Gagawa ka ng paraan sa buhay mo. Gagawa ka ng isang bagay na ikabubuti ng buhay mo at ng pamilya mo, which is yun ang dapat mo, ngayon tama ang gagawin mo. Ang inspirasyon ko, yung pinagdaanan ko sa buhay ko. Tama yung sabi kanina sa BTR kanina, mahirap talaga maging mahirap. Kaya ramdam na ramdam ko kung ano yung nararamdaman nila. Kaya eto, di ba, ramdam ko yung kanila mahinanain dahil pinagdaanan ko yun. Sa katatandaan mo, dapat ano man yan, hindi mo sa showbiz, sekretarya ka lang, di ba, kung ano, janitor ka, nagwawalis ka ng tambo, dapat yung tambo mo, yun ang buhay mo, nililinis mo rin, inaalagaan mo rin, kasi yun ang buhay mo. Kung anong meron ka, kung anong trabaho mo, pagbutihan mo. Alright, that's all for me. God bless on your new journey. Thank you. Thank you very much. Thank you. Next, we have James Patrick Anarcon. Thank you, Rachela. Hello po, Sir Willie. Good evening and congratulations po sa bago ninyong milestone. First question ko po, are you bringing back Wowowin sa noon time since that's the bago po kayong network? Or fix po kayo dun ulit sa time slot na afternoon? Well, right now, inaayos pa namin Ms. Beth. Of course, meron kaming parang board ngayon. No? Pinag-aaralan namin kung ano yung maging mas maganda sa noon time o prime time. Kasi alam niyo naman, to be honest with you, wala pa kami mga artista. Kinakausap pa lang, saka hindi naman ito ganun kadali. Yung mga inaabot ng ibang istasyon ng ilang years, 50 years, 70 years, hindi naman pwedeng gawin ito ng just like that. Oh. So, yung noon times, inaaral pa namin kung sinong lalagay, kung ako ba, o kung sa prime time ba ako, o magbubuo ba ng bagong noon time. So, makikipag-usap pa sa mga artista, makikipag-usap pa sa mga kumpanya na may mga talents, no? So lahat ng ito, hindi mamadaliin, pero ang importante, yung Wowowin, nandiyan na kaagad. Di ba? To follow naman yung ibang programa eh. Bali, kasama rin po kayo sa nagko-conceptualize ng mga iba pang programa na mapapanood sa AMBS aside from Wowowin. Well, to be honest with you, kaming dalawa ni Ms. Beth ang gumagawa ng program grid. Tinatanong nila kung ano yung maganda. Ito, tignan natin. Also, si Ms. Camille also is part. Kasi may naiisip kami ng mga bago mag-noon time,
may early show ng mga mamshies, yung mga concept na ganun. They listen to me, what do you think? Sa tingin mo, may mga artista kami nakakausap na, pero hindi pa namin pwedeng i-reveal yan, kasi hindi pa naman sarado lahat yan. So may mga concept na ganun. Actually, to be honest with you, ako yung gumagawa ng programming, kami ni Miss Beth, papa-approve lang namin. Siyempre doon sa aming chairman, sasabi naman ng chairman, eh kayo nakakaalam yan eh. Di kayo gumawa niyan. So, yun ang ginagawa. Kaya, kumbaga inaayos namin mabuti from early morning up to the midnight show. So, inaaral talaga lahat. So, mahirap makipag-compete sa mga noontime show. Pinagdaanan ko lahat yan. Sino ilalagay mo host? Sino ang artista? Anong concept? Kailangan mo ng writers? Kailangan mo... Pero lahat ng ito, hopefully, inaawan, Panginoon Diyos, maya-ayos namin. Is that right, Miss Beth? Yes, correct. Baka may gusto kong idagdag, Miss Beth. So, actually, tama yung sinabi ni Willie, no? Napakahirap din magsimula kasi, eh. So, kailangan pag-aralan. Lalo na sa amin, kaya naging gabay ko si Willie dito sa pagbuo ng programa. Gusto namin makabigay ng quality program. So, yung maganda talagang makaka-compete din sa ating mga other networks, no? And of course, papanoorin nyo. So, ang maganda, makabigay kami sa inyo ng quality. Na pag mag-e-enjoy kayo. At of course, ang una, si Willie, yung kanyang Wowowin, makakatulong siya. Nakita ko kanina yung video, yung mga ginawa niyang pagtulong. Maganda yon. So, na maituloy natin. Ayun po. And last po, no, ano na lang po siguro for you, Miss Beth? And sa inyo din, Sir Willie, kasi syempre bilang napagdaanan nyo na po lahat halos ng networks, di ba? And now you are joining something na very bago. So, may iniisip po ba kayo na parang gusto nyo na ito yung maipakita ng AMBS? Like, ito yung magiging identity niya na ito yung lalaban sa ibang networks. Kasi nga po, bilang dumaan na kayo sa lahat eh, parang may tall order po ba sa inyo na, ito yung gusto namin na mapapakita namin sa shows namin? Well, ako muna, no? Sa ngayon, wala pa yun eh. Kasi nga, binubuo pa lang. Una, kasi sabi ko nga, meron tayong, I would say, na gamit, pero wala naman tayong paggagamitan. So, kailangan natin na makakasama at i-conceptualize ang bawat programa. Actually, to be honest with you, sabi nga ni Ms. Beth, we're now open for hiring, of course, sa production staff, di ba? Sa technical, we're now open. So na ito nga, that's why we're discussing this. Kaya nag-open kami ngayon ng live sa Facebook at sa YouTube. So pwede na mag-apply lahat na, kasi dati puro salita. Saka gusto na namin i-clear, no? Hindi totoo yung mga chismis na may kinausap ng ganito, may kinausap, wala pang kinakausap. Kami lang ni Miss Beth ang nag-uusap at nagpapaalam kami sa pamilya ng Villar. So, kumbaga, walang katotohanan na kinausap sa ganito, sa noon time si ano, lalagay doon siya. Wala pong katotohanan yon. Dahil kami ni Miss Beth ang kumakausap sa managers, of course, sa kumpanya, no, mga kukuha ng artista, at sa artista. So, wala pa ho. Lahat ng ito, sasabihin naman namin, another press con, talagang it's open. Eh, kumbaga, mag-open ang AMBS. Miss Beth? Yeah, so James, no? So ang talagang mahirap magsimula. So maraming gagawin, kaya gusto lang namin maghintay siguro tayo, no, ng tamang panahon. Sabi ni Willie, magpe-press con ulit kung buo na. So ngayon talagang nandun kami sa stage na isa-isa tinitignan kung anong maganda para mabuo ang programa at talagang birth pain namin yung nangyayari eh. So, nandito sa simula. Hintayin nyo na lang. Yun. Thank you po and congratulations. Okay. Thank you, James, ha? Papanood kita sa FEP. Okay, we have Mr. Arniel. Salamat, Arniel. Hi, Kuya. A full circle ka na, no? Galing kang ABS. Nagkasama tayo sa TV5. Ipakita yung unang guest namin sa Christopher Minute. Tapos ngayon, balik na ulit sa Channel 2, pero iba naman yung pangalan. Tapos, Kuya, bakit ka sinusundan ng tao? Anong magic kay Willie Revillame na hindi siya binibitawan ng tao? Ako? Siguro yung ano, yung... Well, I would say yung magiging totoo mo sa kanila. You have to be honest, maging sincero ka eh. Kasi alam naman ng tao kung nagluloko ka lang, kung nagbibiro ka lang. Alam naman nila kung bukal sa puso mo yung ginagawa mo eh. Ako, I think ang pinaka-importante sa lahat, maging totoo ka. Well, kung nagagalit ka, talagang galit ka, ganun.
mahirap naman yung magpaka, hindi ka magpakatotoo sa industriya nito eh. Kasi alam mo naman, di ba, mabait ka sa harap ng camera, pagtalikod, hindi ka pala mabait. Ikaw din, makakatulog ka ba ng ganon? Ang pinaka-importante yung concern mo sa iyong mga kababayan, ang pinaka-importante, kontento ka kung ano meron ka na, huwag ka na manghangad ng sobra-sobra pa. Ang pinaka-importante, share your blessings. Kuya, paano mo na-survive lahat to? Kasi sinusundan ka namin dati yung kaso mo, andun kami sa bahay mo, nag-i-interview sa'yo tungkol sa ang dami mong pinagdaanan. Sa tingin mo ba, nung, kung iisipin mo, baliktan ako pa, paano ko kaya na-survive ko lahat? Na, hindi ako natatanim ng galit eh. Wala akong hatred, wala akong bitterness. Hindi ko, kumbaga, ganun ang buhay. Lahat naman nakakamali. Hindi ako natatanim. Hanggang ngayon, wala akong... May katampuhan ka, ganun talaga ang buhay eh. Pag nakita mo naman, pag nagyakapan kayo, tapos na yun eh. May kanya-kanya tayong mga ego, may kanya-kanya tayong mga ugali. Pero at the end of the day, di ba dapat masarap matulog no? Wala kang dinadala sa puso mo. I think yun ang pinaka-importante. So kung nakakasala ka, may pakumbaba ka, humingi ka ng tawad, ganun ang buhay eh, di ba? Eh, tumukha niyan, di ba? Pinagdaanan natin COVID, di ba? Marami tayong natutunan. So, awa ng Diyos, during the COVID times, 2 years na ako'y may programang live, Wowowin lang, napagkalooban pa, di ba? Eh, I think importante dito eh, yung concern mo sa bawat kababayan mo. So, nasa Villar Company na tayo, so mas maraming bahay na ibibigay natin ngayon. Well, dati naman, alam mo, sa totoo lang, during that time, no Senator pa si Senator Villar, binibigyan ako na pag tumawag ako, isang bahay, isang buwan. You have 12 houses in 1 year. So, di ba, during that time, hindi pa nga kanila yung istasyon, di ba? So, tumutulong na, nagbibigay na kay Senadora, si Incha Villar, isang tawag ko, kay Ms. Camille, kay Senator Mark Villar, lahat ng ito. Isang tawag ko sa kanila, kung di ko matawag si Senator Villar, tatawag ko kay Camille, gagawa ng paraan, sige, okay na raw. Pwede ka na magbigay ng bahay, lalo-lalo na doon sa mga kamahihirap. So, kaya ganyan na nangyari dyan. So, I'm sure, lalo na ngayon, siguro bawat programa, meron silang bibigay na bahay. Di ba? Sana all. Last question, Kuya. Open ba ang, at kay Ms. Tolentino na rin, open ba ang AMBS2 sa mga partnerships, sa mga content creators, or alam niyo yun, mga video producers? Ms. Beth, a little bit. Sabi ko nga, nagsisimula pa lang kami, ano, Arnel ba? So, nagsisimula pa lang kami, we are open to everything, no? So, flexible kami. Kung ano yung ikagaganda ng aming programa, gagawin namin. Yung bang ibig mo sabihin, yung ano, open for the some producers? Ano ba yung concept? Yes, Kuya. Yes, and of course. Yung co-productions. Yeah, of course. Open dahil. Pero kasi, alam mo naman, yung Channel 2, di ba? Yung reach nito, ito yung napakalakas talaga. Di ba? Alam naman natin yan. At open sa concept, sa partnership. Kasi, tama. Hindi pa naman namin magagawa ito lahat eh. Di ba? So, lahat ng ito, flexible naman lahat. So, kung may tutulong, di ba? Ganun lang naman. Basta mabigyan ng magandang programa yung AMBS. Mm-hmm. Good luck po sa bagong channel at Kuya, congrats at Miss Beth at AMBS. Thank you very much. Thank you, Anya. Thank you. Miss, of course, Miss Joy. Bailon. Hi, Miss Joy. Hello po. Good evening. Good evening. So, sinabi niyo nga po na binubuo niyo pa lang po yung programa. So, kasama rin po ba dito yung bagong pakulo niyo sa Wowowin, Pumirma? Or meron po ba mga bagong games na aabangan yung mga viewers po natin? Siyempre, iniisip pa, no? Kasi right now, hindi ko pa iniisip yan dyan na may Wowowin, no? Siyempre, mga easy... Alam mo kasi ako, ang gusto ko easy to win yung mga tao, hindi ko pinahihirapan. For example, Pep.Ph, hindi ba? It's more of abilidad, eh, no? You know? Tapos yung puto ka na, ayoko kasi magtanong ng mga mahihirap na question sa kanila. Alam mo naman yung aming mga bisita, siyempre, di ba? Yung mga gusto lang niya magsaya. Ayoko na silang pahirapan sa mga tanong. So gusto ko more of yung na-entertain sila lahat. Easy to win ang gusto ko, di ba? Remember, no, nasa GMA ako, nabibigay pa kami ng pamasahe sa bawat barangay. So gusto ko yung masaya sila sa pag-uwi nila. Yun lang. So meron na po ba kayong list ng mga kukuning mga co-host?
Well, may mga napag-uusapan, Lisbeth, pero... May napag-uusapan, pero wala pa talagang final. So, masyadong mahirap on our part. Pero kay Willie, mukhang madali lang eh. Alam na niya yung target niya kung sino yung kukuhanin. Pero syempre, gusto niya Pulido. Kaya pinag-iisipan pang mabuti. Yeah, that's right. Kasi syempre, they're new in this business. So, ako'y nakakalam. Ang pinag-uusapan, kanino ba bagay? Hindi yung kaibigan eh. Uh-oh. Hindi yung ano... Kanino ba bagay ang programang ito? For example, kunyari, kung may noontime show, sino ilalagay natin? Mamili tayo. Before the noontime, ano yung mga pelikulang ilalagay? So lahat ng ito pinag-aaralan. Eh, open naman kami sa lahat. Basta, importante dito yung makakapagbigay ng ano eh, ng tulong sa programa. So lahat ng ito, pinag-aaralan pa, inaayos pa. May mga nakakausap na kami, ng mga artista, pero lahat ng ito, sinasabi ko, dapat wala kayong kontrata, dapat clean. Kasi ayaw ko kumuha na may mga kontrata, tapos eh, from there, magkakaproblema. So at least, eh, libre sila lahat. They can do what they want to do sa programa at sa AMBS. So, hindi po ba pwedeng pangalanan kung magbigay po kayo ng mga artisto names po, ng mga pinakausap, nasabi nyo nga po, pinakausap nyo ngayon? Well, dalawang kinausap namin, si Brad Pitt saka si Tom Cruise. Okay, pero hindi pa sila pumipirma, no? Biro lang. But anyway, meron kami mga kinakausap, actually. Big names also. Pero hindi pa pwede itong i-ano eh. Kasi hindi pa close ang deal. Nagne-negotiate pa. You know, si Miss Beth, ako yung kumakausap. Pamimit ko sa kanya. O mag-usap kayo. Regarding sa contract, regarding sa lahat. Sila na nag-uusap. Ako na yung nagpapakilala. Yun. Di ba, Miss Beth? Yes. So... Sana nga pumirma na si Brad Pitt, no? Alien? Yan. So, soon malalaman nyo lahat yan. Kasi, syempre, sabi nga ni Willie, hindi pa ayos, kaya hindi pa namin pwedeng sabihin. Pero don't worry, kukuha kami ng talagang yung mamahal lang, of course, ng mga viewers, yung gusto nila, kung sinirequest nila. Basta importante, we will do this ng tama. Di ba, Tony? No? It's all legal. Wala silang contracts, they're free, they can have a show with us sa AMBS na wala kaming, hindi kami nahabol, bakit ganito? It's all up to them eh. Mag-o-offer kami ng programa, syempre kung ano yung magiging decision, sila naman lahat yan eh, yung mga artista yan. Pero we still need big names also. So meron din kami mga programa na doon lang sila mag- it's going to be a venue for the new, di ba yung may mga dream na maging sikat, for singing, acting, lahat ng ito. We will put this up an another office sa new talents, sa mga sa drama, sa singing, dancing, lahat ng ito, nakaplano lahat. Lahat ng ito. Thank you po. Thank you. Thank you and good luck. And thank you so much, Jay Bailon. We have Mr. Bernie Franco. Hi, Bernie. Hello, Willie. Congratulations sa pagbabalik ng show mo and sa new venture mo sa yung new network, no? Isa kang veteran host, inikutan mo na rin ng iba't ibang networks like PBS, TV5, and GMA, no? Ang question ko, gaano kahirap ang magsimula ka, isang veteran host, na magsisimula sa isang bagong TV network? Well, siyempre, alam niyo naman, from the bottom tayo ulit, eh, magsisimula ka kasi wala pa kami mga talents. Walang artista, wala. Ako nga lang sa ngayon. Di ba? May mga nakakausap, wala pang commitments. Okay, but anyway, eh, pagtutulungan, and they're very supportive naman ng, of course, si MBB, si Senator Manny Villa, former Senate President, si Senadora, si Paolo Villar, lahat ng Villa family, si Congresswoman Camille, si Senator Mark, lahat ng ito eh, kung ano yung mabibigay na saya eh. Yun ang pinag-uusapan namin. Basta sabi nila, bahala ka na dyan, Willie. So, alam mo na yan. Siyempre, kaya nga, lahat ito pinag-aaralan ko. Sleepless nights. Sino ba yung lalagay dito? Anong programa? Miss Beth. Yeah. Isang madaling araw, nagtetext kami. Early morning, 6 o'clock. O, Miss Beth, nakausap ko si Kento. Ano sa tingin mo? O, bahala ka na. Ikaw nang bahala dyan. Kasi, kumbaga, ang bigat eh, no? Inaasahan nila ako dito. Eh, mahirap mag-fail dito. So, ang kailangan dito, marami rin tutulong sa akin. Actually, yung dati kong mga staff, nandito lahat. Hindi ako iniwan. So, tuloy pa rin na Wowowin. So, importante dito, magsisimula kami ng tama. Importante tama para
Hindi magkamali. Okay, correct. Mukhang lumalabas ngayon, William, na you are on top of everything sa pagsisimula. Itanong ko rin lang, since wala pa namang sure ng mga artista, no? Pero ito bang mga artista na to, sila yung kinontak nyo o sila rin yung nagpakita ng interest na lumapit sa inyo? Miss Beth can also answer. Yeah, actually, yung mga artista ang kinakausap namin, malalapit din syempre kay Willie, kilala. Dapat kilala mo eh. So mahirap yung hindi namin din kakilala. So magsisimula tayo ng tama, of course, dun sa kakilala mo. At ang kakayahan eh kayang bumuo ng masaya at magandang programa. So kaya mahirap talagang isipin kung sino ang kukuhanin mong una. So with the help of Willie sa mga artista, kilala kasi niya eh, kami nakikita lang namin sa TV. So parang ngayon, kami na yung mag-i-interpret o pwede ba to sa movie na to, pwede ba sa show na to, kaya piling-pili. So piling-pili ang artista natin. Ikaw, Willie, nagbubunga naman ba yung, kasi ikaw nga yung may connection, nagbubunga naman ba yung paglapit o paglapit mo sa mga kakilalang artista? Well, alam mo, sa business ito, di ba, dito lahat kung kailangan mo. No? Lalo na ngayon, hindi naman ako TV host lang, I'm part of this. Siyempre, eh, kumbaga pinagkakatiwalaan nila ako ng AMBS, humingi sila ng, of course, ng advice sa akin, anong dapat gawin. So dapat, yung tama ang gagawin mo. Sino ba yung mga tamang dapat na kausapin mo? Yung tama na para doon sa programa, for the concept, kung sino ba yung babagay. Siyempre, maintindihan naman nila yan. Sa lahat ng artista kinakausap ko, I always tell them na, ariin nyo to. Pag kinausap namin kayo, hindi lang kayo artista rito. You will be part of this program. Kasi kayo to eh. Sa iyo to bibigay pagkakatiwala. So dapat eh, alagaan mo to. Kasi kung gusto natin tumagal sa industriya to, siyempre dapat alagaan mo to. Baby mo to eh. Kung bibigyan ka ng AMBS sa isang game show na babagay sa'yo, ariin mo to na parang sa'yo. Kasi pinagkakatiwala. Kasi hindi ba ang sakit pag sasabihin, hindi ka nagre-rate, hindi kumikita, mawawala ka. Bakit mo pababayaan ganun? Yun ang ginawa ko nung nasa ABS ako, TV5 at GMA. Ginawa kong parang akin kahit hindi akin. Kasi pinagkatiwalaan ka ng istasyon eh. The fact na pagkatiwalaan ka ng isang istasyon, dapat dun, di ba? Bigyan mo na ng importansya yung sarili mo at bigyan mo na ng tiwala ang sarili mo at the same time, alagaan mo yung bibigay sa'yo. Kumbaga, gold mine mo na to eh. Alagaan mo na yan, ito na pagkakata mo. Eh gusto mo makatulong, gusto mo makagawa ng programa maganda. So ano gagawin mo? So dapat alagaan mo yung programang pinagkatiwala sa'yo. Bihira yung ganyan eh, pag binibigay sa'yo. Okay. Last question. In 2 months time, magsa-start na yung AMBS. Willie, Miss Beth, pwede ba kayo magbigay ng ilang percent kung yung pagdating sa pagiging prepared ng AMBS in 2 months time na meron before you start? Ma'am Beth? Well, sabi mo 2 months time, medyo mabilis na yun, no? Percentage-wise, siguro, well, 2 months time is a target. I don't want to say na 100% or 90%, no? Basta, we're there. We're getting there. Kailangan ma-hit namin yung target namin ngayon. So, una, syempre, technical, inaayos namin yan. Si Willie ang in charge sa entertainment. So, ang kanyang binubuo, eh, paano natin mapapasaya at mapapaganda ang programang ito. So, I can say, we will reach our target. I don't want to say a percentage, no, ngayon. But kailangan namin pagsikapan na mabuti para ma-reach ang target namin na makapag-launch kami by October 1. Yun ang ginawa naming target ni Willie. Sana maging October 1 makapag-simula ang show ni Willie. So besides Mindanao, syempre global na tayo, no? Yeah. So okay naman lahat. Inaayos namin. Hopefully, kasi syempre, mahirap eh. Bibili ng mga equipments. Madaming gagawin. Talagang mabigat ang gastos. Ang in-order, puro bagong cameras. Tapos lahat ng equipments is all brand new. So, iintayin pa yan, gagawa pa ng paraan. Yun ang sa October 1, that's Sunday,
ang balak namin ay talagang lahat ng lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, nandun kami ang AMBS para naman makapagbigay ng saya. So yun, hopefully, basta ayusin namin ito na maganda at hindi kami magpadados-dados dito para sa ating mga kababayan. Okay, congratulations ulit sa AMBS, sa inyong new network. Thank you very much, thank you. And then we have Mr. Jerry Donato, ng Philippine Star. Hi, Jerry. Hi, congratulations, Willie, tsaka sa AMBS 2. Gusto ko lang malaman kung ano po ba yung magiging kabuang imahe ng channel. Magiging public service ba to at entertainment? Parang halo ng dalawa. Yes. Oh. So halos lahat naman ng networks natin dito sa Pilipinas is sa public service and entertainment. We will also do the same. So kung tapos kasi habang nakikinig po kanina, parang meron po nasabi na parang talent show, tapos entertainment, syempre. Gumagawa na rin po ba kayo ng lineup para doon sa mga news personalities nyo? Kasi sa channel, importante din po na meron po tayong news and public affairs po. Yes. Kung napag-uusapan nyo. So, napag-uusapan na rin kung ano ang gagawin sa news and public affairs na sinasabi mo. But as mentioned kanina ni Willie, lahat nasa stage kami ng pag-uusap, hindi namin pwedeng i-devolves kung sino, but binubuo rin namin yan. Yeah, very important siyempre ang news sa istasyon, no? At lalo lang di ka bias. So, yung pipiliin at yung bubuing news department, eh talaga naman siyempre pipiliin mo bawat isang tao, very sensitive kasi itong part na to, eh. Kaya sabi ko kay ma'am, kayo ang gumawa niya, kayo sa production ako, sa news kayo, may recommendations, pero alam niyo naman ang news, eh. May mga libel to. Attorney, ano ba ma? Ano mo doon? Especially sa news. Yeah, so ang gusto namin is to make sure na when we do build the news team, we'll do it in such a way that the persons responsible, the anchors themselves, will be widely respected. But at the same time, we make sure that we don't do anything that will attract any liability, particularly as Willie has said, libel or any other related legislation. Yeah, that's right. So mahirap. Kaya maraming legal teams to eh. Lalo-lalo na ang news, no? So si Ma'am Beth, eh nag-usap kami, sino yung mga dapat na anchors dyan? Dapat yung walang bahid ng kahit ano mo. Dapat importante yung credibility. Di ba? Yung hindi siya, kaya nga, sinasabi, wala siyang kakampihan, walang kikilingan. Tama, hindi siya involved sa anumang tao. Na kung ano yung tama, yun ang i-report niya. Kung ano yung tama, hindi makikialam. Hindi makikialam ang pamilya rito. Kung anong dapat i-report, i-report talaga. Yun ang napag-usapan, Ma'am Beth. So, welcome nyo, Willie, yung mga bagong mukha tsaka yung mga veterano na matagal na dun sa pagbabalita. Yeah, of course. Oo, hindi naman pwedeng bago lang eh. Uh-oh. Alam mo, in any programs, mm-hmm, dapat meron kang poste. Mix palagi, no? Bago at tsaka yung... Siyempre, experience-wise, wala tayong makikitang sama kung kukuha ka ng Batikan. Pero maganda rin na may bago para nagbibigay din tayo ng opportunity sa mga bago. Ibang newly grads, yeah. Especially yung mga sa broadcasting, di ba, lahat ng yan. So yung mga mag-report, yes, open naman yan. Yung mga young reporters na gusto, yung mga sa field, naka-open ang AMBS dyan. Siyempre yung mga veterano na pwedeng gamitin sa mga news, sa prime time, sa umaga. So meron kami mga ganung plano. Actually, sa umaga, meron kami naisip. Ang ganda yung title, no? Magandang morning. So umaga, marami kami naisip ng magandang morning, Pilipinas. And then, magre-report kami. Naisip ko nga, may helicopter na nagre-report kung saan may sunog. Diba? Yung mga ganung bagay para updated lahat. So lahat ng ganun, iniisip namin lahat yan. And then, sana naisip din namin niya, sana meron kami eskwelahan para sa mga batang yung matuturuan sa umaga para mga pang-grade school. Yung mga ganun. Baka dumating yung time na lumapit kami sa DepEd kasi maglagay ng programa sa mga batang lalong-lalo na yung mahihirap. Wala pang enroll. Parang gawin nila sa umaga, ito yung eskwela nila, AMBS school. Yung mga ganun bagay, iniisipan namin lahat. Okay, thank you, Willie. Congrats. Maraming salamat, Jerry. Si Jerry, no? Ng Pilipin Star. Thank you, Jerry. Yes, yes. Now, we have, from Manila Bulletin, we have Neil Ramos. Hi, Neil. Hello, Willie.
Hello, magandang gabi. Yeah. First question ko lang, no? May significance ba itong araw na ito? Bakit napili niyo isa sa publiko yung pagpipirma ni Willie sa ANDS? Bakit niyo itong yung araw na napili niyo? Ito, kasi itong araw na ito yung na-desisyonan na, na parang ito na yung time para pumirma. Di ba, Ms. Beth? Yes. You can answer that? Wala namang significance. Wala namang, wala no, namang, parang baka tama yung kay Willie, oh, ito yung na-desisyonan. O oh, sige, mag-sign na tayo. O oh, kasi, bigla na lang ako tinawag ni Ms. Beth. Sabi lang niya, o oh, ito yung schedule kasi in-approve na. Ito na yung kontrata, okay na. So, from there, ito na yung time. Itong ano, wala namang significance. Nagkataon na siguro na may mga news na ganyan. Pareho din ba sa decision nyo na para buksan ng EMBS sa like in 2 months time? Wala rin significant anything. It's just basically a decision that you made. Sa napag-usapan namin ni Sibet, sabi ko dapat maging masaya ang Pasko ang bawat Pilipino. Di ba? Yeah. So dapat itong bago magpasko, dapat mag-open na tayo. Sabi ko, sila naman, nakikinig naman sa suggestion ko, oo nga, kaya ba? Okay na ba yung ating mga technical? At hindi, you know, marami kasi inaayos si Ms. Beth. Siya talaga nag-aayos ng technical. Siya talaga. Okay, Ms. Beth. Yeah. Yeah. So yung sabi mo, kung meron din bang significance yung napili namin target date, wala rin. Sabi nga ni Willie, mas maganda kung sa Pasko, masaya ang mga tao. And mapapasaya na niya ulit ang kanyang mga tagahanga. Eh, magandang target na maka-open ka agad. Para makita niyo na kaagad ang bagong tahanan ni Willie. At ang bagong tahanan natin, ito yung bagong network para sa ating mga kababayan. Finally, you're very busy no, bilang isang sabi nga ni Madam President Maribet, eh, isa kang very important person sa ano no, sa network na parating. Ang gusto ko lang malaman, darating ba ang puntong bibitaw mo, Will, yung Wowowin, para mag-concentrate dun sa business aspect ng network na to? At sa pag, you know, pamamahalan. Ang Wowowin, ano? Hindi ko ito pwedeng bitawan eh. Ito yung buhay ko eh. Ito yung nagbibigay sa akin inspirasyon. Pag napakinggan ko, nakikita ko yung mga kababayan natin, kahit na wala akong posisyon sa anumang klaseng posisyon sa anumang lugar, ito lang, masaya na ako. And then I'm helping AMBS, part of AMBS, eh malaking bagay na sa akin yun. Saka dito ako nagsimula, siyempre, saka marami nagmamahal sa programang ito, so hindi ko pwedeng bitawan ng Wowowin. Tuloy-tuloy pa rin ito. And then, tutulong pa rin ako sa network. Yun naman. Okay. Thank you and congratulations. Thank you very much, Jerry. Si Jerry, no? From Philip, Neil Ramos ng Manila Bull. Thank you. Now we have from Sunstar Davao, Ace Perez. Hi, Ace. Hello, magandang gabi sa lahat. And unang-una, congratulations po for this new venture. It's an exciting time for the TV industry, no? For the Filipinos na dito nakatira sa, of course, sa Visayas and Mindanao, are you also planning for AMBS to also establish mga regional networks and stations dito sa, for example, Cebu and Davao? Yes, nasa plano yon na maging Luzon, Visayas, Mindanao ang coverage ng AMBS. Kaya magkikita ulit tayo pagka nag-open na ang AMBS. So digital naman meron na. Actually, meron na tayo, no? Yeah. Sa digital, sa Sky Cable, sa Planet Cable, Channel 2 of course, Planet Cable. Yeah. Cable. So i-re-scan lang lahat yung digital. Ginawa na ng paraan, nakabili na ng digital, okay na. And then, yung, of course, yung local TV natin, yung analog. Siyempre gagawin natin to buong, hindi lang buong Pilipinas, it's global, buong ating mga kababayan sa ibang bansa na nanonood ng Channel 2, the new network now, eh pwedeng mapanood dyan. Yan ang ginagawa lahat natin. Alright, thank you so much and I'm exciting times po. Maraming salamat. Sa mga taga-Davao, sana makapag-programa kami dyan. Don't worry, may plano kami na makapag-live kami dyan sa opening. Yeah. Luzon, Visayas at Mindanao. Yeah, thank you. And we have Mr. of course. Thank you, Atom Pornell ng Pika Pika. Wow. Sarap 'yan. Pika Pika.
Hi, Atom. Hi, good evening. Good evening, Kuya Will. Hello? Hello, Atom. Hindi ka namin masyadong madinig. Atom, please. Pakiano lang. Volume. Hello po. Yeah. Hi, Atom. Hello po. Yes. Hi, good evening po. Congratulations. Salamat. Thank you. Tanong ko lang po, since nabanggit nyo kanina na open kayo for collaborations, ano po yung magiging papel ng Viva sa AMBS since nakita po namin sa social media na nagkaroon na kayo ng meeting ni na Boss B? Yeah, actually ako naghumingi ng meeting na pinakilala ko si Miss Beth. It's more of the talents. Mga talents ang pinag-uusapan namin. So may mga pinag-uusapan kung sino po pwede sa noontime show, sino po pwede sa game show. Kasi wala pa kami dun sa pinag-uusapan teleserye. Kasi hindi pa ready ang AMBS for that. So it's more of, if you will notice, ibang AMBS. It's fun, pa-premyo, puro saya lang to eh. Ayaw namin yung mga drama-drama muna sa hirap ng buhay. So it's more of nagbibigay ng saya araw-araw. So magiging prime time nito, more of games. Yun ang magiging concept muna namin. So you have to understand, wala pa naman mga stars, wala pa mga artista. Di ba, Miss Beth? And yeah. Also, siya, nakausap niya si Boss B, si Veronique, saka si Boss Vincent. Yes. Yeah. So, actually, yung kay Boss B, syempre importante siya dahil marami siyang mga hinahawakang artista na pwede naming magamit or maging kapartner dito sa AMBS. So, kaya importanteng makausap si Boss B. Yeah, also, I would like to add, no? Hindi lang naman si Boss Vic, no? Open naman to sa lahat. Yung may mga managers, yung may mga, of course, na nangangarap na artista, yung mga walang ginagawang artista, AMBS is open to everyone. Sa mga production staff, ikaw na nga, Miss Beth, ang mag-open yan. Yeah. Sabi. No, kasi siyempre, lahat ginagawa natin para mabuo yung programa sa ng AMBS. So lahat ng pwedeng makatulong, kakausapin namin. So, of course, yung gusto sabihin ni Willie na yung mga staff, binubuo rin namin. So, kasabay ng pagbuo ng programa, pagbuo rin ng organization, ng AMBS. So, yung sinasabi niyang opening na magsisimula kami ng mag-hire, talagang ganun. Pag magsisimula, mag-hire tayo ng mga bago. And, marami, dahil kung ito ay palalakihin natin, malaki ang grupo siguro na madadagdag at mabibigyan ng trabaho ang AMBS. The production staff, it's open. Technical, cameraman, engineering, lahat. Lahat ng alam nyo naman sa network. Ang importante lang, you have your resume at pag-aaralan. Siyempre, aaralin, titingnan yung credentials nyo, titingnan yung record nyo, nasa sa inyo naman yan Yes. Sa record nyo yan. So the company will decide, ang AMBS will decide kung sino yung mga kukunin, katulad ng mga cameraman, di ba, sa engineering, sa production staff, yung mga nawalan ng trabaho, ilang libo daw yan, di ba? So naka-open ang AMBS. And I'm so thankful na mayroong another station na magbibigay ulit ng pagkakataon at tsansa sa mga nawalan ng trabaho dati. Yan, it's open now sa hiring. So ayun pala, exciting pala to para dun sa mga naghahanap ng bagong opportunities. But anyway po, Kuya Will, bago mag-eleksyon, ang dami pong umasa na tatakbo kayong senador. May plano ba talaga kayo na tumakbo nun at napigilan lang nitong, ito ba yung offer ng AMBS? Kasi demanding nga sa oras. Well, I'll be honest. Nung sa mahal na Pangulo, Presidente Duterte ang kumausap sa akin, si Senator Bongo, lagi kami nag-uusap, inatawagan ako kahit madaling araw to convince me na tumakbo. Alam mo, sa sarili ko lang naman to, hindi yan ang lugar ko eh. Hindi ako para dyan. Una, hindi ko anumang batas. Hindi naman ako nakapag-aral, hindi ako nakapagtapos ng abogasya. Wala akong ibig sabihin, no? Isa ka, dito ako masaya eh. Sa Wowowin, dito ako masaya na wala akong commitment sa gobyerno, di ba? Dito ako masaya na nakapagbibigay ako ng saya, na nakapagbigay ng tulong, na wala akong hinihingan. Yung production, of course, advertisers, sponsors, yan ang tumutulong eh sa programa. So, hindi ko kaya maging senador kasi hindi ko alam ang gagawin ko doon. Itong alam ko, itong gusto kong gawin. And also, nahirap pasukin ang isang bagay na dahil lang sikat ka, dahil lang popular ka, papasukin mo.
dapat ang papasukin mo isang bagay, yung dapat na mag-excel ka, mapapakinabangan ka, at tama ang gagawin mo. Ngayon, ako, I'll be open. Gusto ko, maibalik yung balik saya, makapagpasaya sa buong mundo, sa mga OFWs. Kung may pagkakataon na ako'y kausapin at yung tourism o ano, yung Wowowin, dadali namin yan para makapagpasaya sa mga OFWs. Magsoshow ako sa Middle East, Hong Kong, Singapore. At gusto ko, alam niya ng gobyerno, hindi yung ako lang ang pupunta para naman legal na legal lahat. So, I'll be open. Yung mga ganung bagay, through entertainment, yun ang gusto kong gawin. Pero politics, sa isip ko, sa puso ko, hindi ko gagawin yon kasi hindi ko alam ang gagawin ko dyan. Yung dapat, yung nalalaman ko lang ang gagawin ko para sa mga kamay. Sa katanda mo to, ang sarap tumulong nang galing sa bulsa mo ang itinutulong mo. Thank you so much, bro. That's all from me, and congratulations, bro. Siya si Atom, no? Ang pika-pika. Ang ganda ng ano mo, ha? Pika-pika? Ang ganda. Thank you, ha? Pika-pika.ph. Ano yan? Online? Ano ba? Online po. Online pika-pika? Pika-pika.ph po. Ang galing. Thank you, pika-pika.ph. Thank you. And now from Manila Bulletin. Wow, ito yung respetado na editor, Miss Shirley Pizarro. Hi, Miss Shirley. Hi, Willie. Good evening. Long time. Yeah, thank Congrats you. Dito sa iyong bagong ano ha, challenge sa iyong hosting yes. career. So, gusto ko lang tanungin kasi 'di ba kanina parang marami nang nag-mention para you are doing so many things for the new network. But are you doing all of this in an unofficial capacity? Kasi diba nag-i-inquire na lahat sila na ano bang designation mo. Pero we did not hear that from Miss Beth. So ano ba to? Dahil alam naman namin very passionate kang magtrabaho eh. You will give your all, lalo na mahal mo ang mga bilyar. So are all of these things, you're consulting, you're talking to so many people, this is in an unofficial capacity. Tama ba? Well, galing mo ha. Tama ka. Correct. Well, alam mo, hindi ko na iniisip kung anong magkakaroon ako, anong meron ako dito. Ang iniisip ko pa rin dito yung general eh. Yung makapagbigay ng programa, makabalik yung Wowowin, yun muna. At matulungan ko ang Villar. Kasi nagkaroon na rin ako ng building because of Senator Villar. Itong Will Tower, yeah. It's a partnership also. Sa akin yung lupa, sila nagtayo ng building. So napakalaking utang na loob ko sa kanila. Isipin mo, nagkaroon ka ng isang tower. Sa pangalan mo pa na pinayagan niya. So, ito yung pagbabalik na naman at pagbibalik pa sa pasasalamat ko sa kanila. Regarding dun sa aking position, you can ask Ms. Beth. Siya nakakapag-usap kay Senator Villar eh. Shirley, sa grupo namin, halos wala kaming title eh. Wala kaming position. So basta pag sinabing officer ka strike anywhere. Kaya ngayon, strike anywhere kami ni Willie. Basta mabuo namin ng programa. Pagka kailangan, title lang yan eh. So basta sabi nga ni Willie, gusto niya yung maibalik din niya yung tulong at kailangan din namin siya dito. Well, actually, yung ginagawa ko na to, happiness ko to eh. Di ba? Hindi naman kailangan ng posisyon, hindi naman kailangan ng kahit na ano. Basta nung nag-usap kami ng Senator Villar, pinuntahan ako ni Camille sa Tagaytay, yung the fact na sinabi lang, tulungan, ikaw nakakaalam dito, so tulungan mo kami. Yun lang, napakalaking bagay sa akin ng pagkatiwalaan ako ng Villar family. So para sa akin, yung position na yun eh, malaking bagay na sa akin. Yung tiwala lang sa akin eh, ng isang taong, alam mo naman, ang pamilyang ito, di ba? Maraming natutulungan, nandyan sa ating gobyerno. But ang importante sa akin eh, makatulong ako sa kanila at matulungan ko yung AMBS na makapagbigay ng magandang programa. Saka na lang yun kung ano man ang mayroong posisyon na bibigay sa akin. Pag nabuo na yung organisasyon. Yeah. Oo. So ngayon, hindi kami in particular dun sa title nga. So basta kaming dalawa eh palaging nag-uusap para mabuo itong programa. Basta ang usapan lang namin, ayusin mo nyo yan. Sabi ni Senator, gawin nyo yung dapat gawin. Ano yung tama, ikaw nakakaalam yan. So kayo mag-usap ni Beth. So ito yung ginagawa namin. Saka also, kung ano man yung bibigay niya sa akin, eh, masasalamatan ko na lang yun. Di ba? Hindi ako nag-aangad na sobra-sobra. Ang importante,
Maibalik ko yung mga nawala ng trabaho sa mga networks, sa network. Maibalik ko yung sinasabi nilang 11,000 o ano, kung ilan man yung makukuha, hindi man ganun karami, eh, maibalik natin yung ibang nawala ng trabaho. Yun ang importante. Yes. Thank you. May tanong ako, Willie. Saan ang studios na gagamitin mo para dun sa Wowowin? Sa totoo ba sa Star Mall ang magiging ano nyo, sentro ng mga studios na... Yes, right now, yun ang binigay, no? Yun ang binigay. Si Miss Beth, ang decision, tapos pinuntahan ko, sabi niya, tignan mo ito yung Star Mall, sabi ni Sir, ni MBB, and then pinuntahan namin. And then sabi ko, pwede na to, okay to, good decision. Kasi may MRT station, pagbaba ng taon, di mahirapan. Along Edsa. Di ba? And then, ano? Along Edsa lang siya, in Show Boulevard, third floor na aming mall, yung magiging studio niya. And nakita namin kasi napaka-comfortable ang mga tao doon na pumunta. Hindi ka mahirapan eh. MRT, buses, jeepneys, or even taxis ang daling puntahan. Kaya best, I think, best location for the studio. We have three studios, no? Pero ngayon may noon time na studio ginagawa and then yung studio ng Wowowin. Yun ngayon, actually, re-renovate ngayon yan. Pwede ba natin pakita yun? Di ba? Oo. Di ba? Pakita natin kung anong ginagawa. So, para malaman nyo, sa Star Mall talaga, si former Senate President, Senator Villar, ang nag-desisyon yan. Sabi niya, o, tignan nyo ni Willie yan, kung pwede dyan, di parang hindi na kayo mahirapan. Kasi noong una, magtatayo, magre-renta. Eh, after nung sinabi ko noong Friday night na, okay na to, gawin natin. Saturday, inayos na agad. So, nagkaroon ka agad ng clearing. Right now, ginagawa siya ngayon, inaayos. Hanggang nag-order na si Ms. Beth ng mga equipments, lahat, ayan, pakita natin. Ano? Okay? Yung BTR? Okay, can we show you the BTR, Ms. Shirley? At ngayon, nag-clearing. Hopefully, by next week, magagawa na ng mga trusses kasi nga, yung mga in-order na ilaw, in-order ng mga speakers, nandiyan na, hopefully, dumating kagad bago mag-October para ma-set up. We have two studios, no, in Star Mall. Isa sa noontime show at isa dun sa Wowowin. At yung iba naman, ito, pwede naman dito kahit mag-news, pwede naman dito sa Will Tower kasi maganda rin gamitin ito, pwede naman. So, yan na, Ms. Shirley, Star Mall tayo. Yeah, very very accessible pa, ano, tama-tama dun sa target na mga audience ng show mo. So, congratulations for that. Really, last question ko na lang. Sige. Itong, ano, na, itong pagbabalik ng Wowowin dito sa sariling network na ito na Bago,
I think natitreaten ang mga ibang kalaban, for lack of a better term, yung ibang mga shows, di ba? Kasi may mga balitang nagsasanib puwersa sila. Ang tanong ko lang, ano ba to, po-post ba to ng pressure sa'yo? O ano na to? Peanuts na lang to dahil ano na, sanay na sanay ka na dyan sa mga competitions. Well, hindi naman peanuts, hindi naman din pressure. It's more of, ang concentration namin ay mabuo eh. So walang pressure sa amin. Ang pressure dito is makapag-launch ng bago magpasko. It's more of that, yung competition kasi sa ngayon wala eh. Wala naman kaming ilalaban, wala pa kaming artista. Wala kaming teleserye, di ba? We have the, well, of course, we have the network, we have the frequency, we have the analog, we have the digital. Yun ang importante. Yun naman, siguro yun ang pinaka-importante. Yung reach ng TV ng AMBS, yun ang importante. So, hindi ko iniisip yung anong competition right now. Ang iniisip namin, mabuo, makakuha ng mga tamang tao, makakuha ng mga tamang artista para sa AMBS. At gusto ko dito, yung artista maging part talaga ng isang kumpanyang ito. Hindi lang sila artista. Yung concern nila, yung pagmamahal nila dito, kasi masakit eh, pinagdadaano. Pag hindi ka nang nagre-rate, tinatanggal na yung show eh. Dapat hindi dapat dumating sa ganun. Dapat ipag-rate natin, magtulungan natin, para hindi matanggal yung show, di ba? Yun ang pinaka-importante. Yung sa competition, sa ngayon, wala kami ng Miss Beth, wala ng bigger family niyan. Walang AMBS yan. Why? Ang concentration namin, we have to launch by this year. Pag sa Pasko, maging masaya ang lahat. Yun lang. Thank you, Charlie. Okay. Thank you. Congrats, Willie. Salamat. Thank you. And we also have Miss Kate, di ba, Adahar, ng Random Republica. Hi. Good evening po, Sir Willie. Congratulations. Yung question ko po, na-mention naman kanina na nadaanan nyo na nga po yung iba-ibang networks. Ano po yung natutunan nyo dun sa experiences nyo doon na gusto nyo ipagpatuloy ngayon? And ano rin yung parang gusto nyo nang maiwasan ngayon na fresh start na to with a new network? Oh, gandang tanong yan, ha. I've learned a lot from ABS, TV5, GMA. Ang importante, yung concern mo sa empleyado, yung concern mo sa artista. No favoritism, dapat fair sa lahat. Yan ang pinaka-importante. Even you're a superstar, dapat, okay, they will treat you as a superstar. And then, yung hindi pa superstar, dapat iparamdam mo sa kanya, magiging superstar ka sa AMBS. Sa empleyado, yung concern, hindi yung, alam mo na, siyempre, pag kinuha mo ang pamilya mo, kinuha mo ang empleyado mo, kinuha mo lahat to, arihin mo na silang pamilya mo. Pero it depends on them eh. Nasa mga tao yan, dapat naman, pag inarihin mo silang pamilya mo, mahalin ka naman nila na parang pamilya mo rin. Hindi ba? So mga na-experience sila sa mga dating networks na meron silang complaints, sana dito, hindi na umabot sa ganun. Ang pinaka-importante dito, you have to be professional. Mahalin mo itong trabaho mo ito dahil ito magbibigay ng magandang buhay sa pamilya mo eh. Dito ka kikita, dito ka sa sweldo, dito mo mapagtatapos ang iyong mga anak, dito mo mapag-aaral ang iyong mga, di ba, pamangkin, kapatid mo. Dito mo mabibigyan ng yung magulang mo ng magandang, di ba, regalo, panggamot. Kaya itong AMBS dapat talaga eh, alagaan mo pagpasok mo. Yun ang pinaka-importante. You have to be professional, mahalin mo. Dahil pag minahal mo yung trabaho mo, tanda mo, mas mamahalin ka ng trabaho mo at ng kumpanya ng pinagtatrabahoan mo. Thank you, sir. Yung last question ko po, kung merong kapatid, kapamilya, kapuso, meron na po ba kayong naiisip na magiging tawag sa mga magiging manonood ng AMBS? Or kung medyo may idea kung ano trip na type niyong magiging tawag? Wala pa naman kasi nagsisimula kami. Marami kaming naririnig na dapat nga mayroong ganyan, ano, kapamilya, kapuso, kaibigan. Eh parang nagamit kapatid, di ba? Kapatid. Mukhang nagamit na nila lahat eh. Iisip kami ng isang magandang bagay sa amin at makaka-relate kami sa aming viewers. So, pati yan, pinag-iisipan pa din. Ako siguro dapat balik natin sa basic. Yung saan tayo nagsimula. Mga mahal naming kababayan. Yun. Siguro simple lang. Kasi mahirap makipagkapamilya, kapatid, ano. It's a trademark. Di ba? Di, mga mahal na kababayan. Di ba? Eh, di ba?
Ano ba sinasabi ng presidente? Ano ba sinasabi ng lahat? Mga kababayan, di ba? Kabayan, di ba? So, yun ang original. Di, simple lang. Wala muna kaming, kumbaga, wala muna kaming mga pangalan for that. So, importante talaga, eh, mabuo muna ang AMBS. Congratulations po and thank you. Ay, thank you. Thank you so much. Last but not the least, we are from Tribune, Mr. Poch Concepcion. Hi, Poch. Hi. Willie, hello? Yes, hi, Poch. Can you hear me? Yeah. Okay. You make it sound so exciting. I'm excited for you. You have the financial backing of the country's richest man. You have experience. I suppose yung mga tao na sa likod mo, eh, alam din yung ginagawa nila. Now, but, there's also much pressure on your part. Parang ikaw yung face nung ano, nung bagong station. I'm curious to know, ano ang pagka nasa kwarto ka na lang sa bahay, nagre-relax ka lang, ano ang ginagawa mo ano para ba yung maka ano ka na para to relieve the pressure? I know lagi ka na sa Tagaytay, but are there any specific things that you do just to ano to relieve the pressure and also to inspire you? Yung mga ganun bagay. Well, una sa lahat, this is already an inspiration sa akin. Ang nakakapagbigay sa akin ng ano ng walang pressure is when I think about what's going to happen sa AMBS. Ang pinaka-importante sa akin, eh, maging successful to eh. Hindi naman yung success ko to eh. Success nang para sa lahat to eh. Especially yung mga kababayan natin na makakapanood. They need quality shows. Lahat naman yan may quality shows. Di ba? Quality news. Lahat. What is important is yung concern, yung sincerity. Ang pinakawala akong pressure dito, this inspiration eh. Hindi na ako nakakatulog, sinusulat ko yung dapat kong gawin, and I text ko kay Miss Beth, minsan hindi ako sinasagot. Sabi ko, Miss Beth, ano dapat natin? Oh, I have to tell. Sabi ko, urgent, call me. Tsaka isang tatawag, pasensya ka na, kasi nag-meeting ako dito, may ganito. So, it is an inspiration. Hindi ko siya ginawang pressure, ginawa ko siya ng inspirasyon dahil pinagkatiwalaan ako dito sa AMBS. It's really an honor for me, malaking karangalan sa akin. Kaya it's an inspiration sa akin. How do you take care of your health? But nabalitaan namin na recently parang may health care ka, di ba? Kumusta kalusugan mo? Yeah, oh, man, I'm just okay naman. There was a polyps sa stomach ko na nakita na medyo iba yung look, no? So for 7 days, tinignan siya. Kasi kung meron siyang, kumbaga naging parang may nag-active doon, parang cancerous. Eh, awa ng Diyos, siguro yung mga nagdadasal sa'yo na huwag ka magkasakit, eh yun, eh, malaking bagay. So, okay naman, naging negative naman, polyps lang. Thank you sa pagtanong mo sa akin at salamat sa mga nagdasal sa akin. Alright. Pasalang ka namin yung Serapin po, one of these days. Congratulations. Okay. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much. And also, meron pa tayo from Philippine Daily Inquirer, si Alan Policarpio. Alan, welcome. Hello, good evening po, Sir Willie. Nakakwento niya naman kanina na ano po, tumutulong kayo sa pakipag-usap sa mga artista. Tanong ko lang po, ano po sa tingin niyo yung kumbaga magiging pinakabentahe or what will make working for AMBS attractive po para po sa mga artista natin? Ano po sa tingin niyo yun? Well, I would say si Miss Beth na makakasagot siya kasi papakilala ko lang siya and then siya makikipag-negotiate sa contracts. Well, actually, Alan, siguro bentahe yung sinasabi mo ng AMBS. Bago kami. Bago ang AMBS. So, pwede kaming mag-explore ng new things na sabihin natin hindi pa nagagawa or bagong makikita, no? So, kasi walang mawawala sa amin dahil bago kami. So, pwedeng yun ang maging bentahe ng bagong network or ng AMBS. Sa isa pa, yung ano, siguro I would say, dadagdag ko to add, siguro ang isang dapat na gawin is yung, tama, may bago. At the same time, ang importante yung
yung ano eh, yung lahat ng nire-report tama sa news. Totoo lahat. Walang sinasala. And then, mahirap kasi dahil bago lang to eh. So, pag-aaralan pa namin lahat, no? And then, siyempre sa artista, wala pa naman makukuwang basta-basta. Siyempre, lahat ng ito, siguro makikita nyo naman yan kung ano yung pagbabago ng AMBS compare sa iba, no? So, lahat ng ito, pag-aaralan pa, we'll take it easy, no? Magiging maingat kami rito, maayos. Lalong-lalo na, eh, kumbaga, inaasahan nila ako dito. So, ayoko mag-decision ng basta-basta rito. Iingatan talaga. Lalo-lalo na sa pagkuha ng mga taong kukuhanin. Iingatan. Pwede bang yung tubig? Excuse me, tutubig muna kami. Kanina pa ako na nasihin ko, eh, di ba? Sige lang. Okay. Thank you. Sa attorney. Kita niyo naman, pati aking ano, choreographer ko pa. Head writer ko pa, mga nagsaserve sa amin. Okay. Go ahead. Sorry, Alan. Eh ngayon, Sir Win, may balak ba kayong ano, gumawa ng ibang show maliban sa Wowowin? Well, pag-isipan, eh, uunahin ko muna yung ibang programa. Iunahin muna namin yung ibang lineup for the shows. May mga concept na magaganda eh, na nakakatawa kung sino yung mga bagay na artista. I hope na yung mga artista nga iisipin at kakausapin, meron silang time, meron silang pagkakataon na makapagtrabaho sa AMBS. Basta importante, wala silang kontrata. Once they're free, they will be part for this new network, their new family, AMBS. Yun, regarding sa akin, sa bagong show, gusto ko masaya lang. Ang pagkakaiba ng show na to, at palagay ko ng AMBS, it's more of fun. Puro saya muna sa pinagdadaanan natin ngayon ng buong bansa at ng buong mundo na pinagdadaanan natin, di ba? Ang hirap. So gusto namin yung makapagbigay ng saya araw-araw at makatulong ang AMBS station. Ano po ba kayong balak, ano? Martin ulit? Sayang, hindi eh. Titingnan natin in the future, di ba? Ito muna. Kino-concentrate ko muna to. Hindi rin naman ako pang-acting. Dito lang naman ako sa ganito, tawag-tawag. Di ba? Kanta-kanta, sayaw-sayaw. Siyempre, yun, si Benny Saturno, may ginawang bagong kanta sa akin. Ang ganda, ang title, Ingat Ka. Hopefully, di ba, maikakanta ko yan araw-araw ulit. Sa kasi dito ka mo, pinagagawa ko din ng mga bagong kanta. So, may mga bago kami. Di ba si Benny? Ayun si Benny Saturno eh. So, si Benny yun, nandyan. May kanta akong ginagawa, may kanta akong kakantayin sa kanyang bago. Yan. Yan si Benny. Yan. Palapan nyo si Benny sa turno. Live. Thank you, Benny, ha. Ang ganda ng title, ha? Oh. Ingat ka. Di ba? Parang ikaw na nga. Okay. Thank you, ha, Benny. O, dito ka mo. Yung kanta ko. Ayusin mo na. Okay? Thank you, ba. And congratulations. Thank you very much. Maraming salamat sa lahat. Sa lahat sa inyo. Thank you for your time, ha. Maraming salamat. Well, appreciated. Don't worry, yung magiging big press ko nito once na launch na talaga, okay, bago magawa, well, yung launching, magpapatawag si Miss Beth na isang malaking ano, press con para i-welcome kayo at makilala kayo ng AMBS president ng family also. And also, gusto kong pasalamatan walang iba ang tumulong sa akin, Mr. Jojo, Gabinete Jojo, thank you so much. Si Tita Christy Permin na nanonood, may message, Tita Christy, thank you so much also. Hi, Jo. Maraming salamat, Jojo. From Pep also. Pep family, thank you so much. Okay, direct ayan si Jojo. Yan. Thank you, Jojo. Gabinete ng Pep. Okay. And also, thank you very much kay Engineer Irby Milanes, Operations Head ng Vistaland and Lifescape.inc. Okay. Yung Starmall show natin, Boulevard. Okay, si Ma'am Net. Okay, Miss Nanita, Texon. Ng ito, Star Mall Head. Maraming salamat sa mga taga Star Mall, sa mga security, mabait niyan. Thank you so much. Again to all our guests, na ating mga, of course, editors, writers, thank you for your time. Sana tulungan niyo kami. Miss Beth, you want to say something sa kanila? Yeah, salamat sa inyong lahat. At nandito kayo, nakisama sa amin sa importanteng araw na ginawa namin ngayon ni Willie.
And we hope na makakasama namin kayo hanggang sa paglago at pagsimula at paglago ng ANBS. Yan. She's the president of ANBS, Ma'am Maribet, of course, Valentina, and our, of course, legal ng General Counsel, Attorney T.J. Minority. Attorney, baka meron ka ng... No, wala na, sir. Thank you so much. Yan gumawa ng kontrata ko. Thank you. Okay, ito lang. Gusto ko malaman nyo sa ating mga mahal na mga, of course, co-workers natin sa industriya, maaaring sa pelikula, maaaring sa television. The hiring is now open ng ANPS. Open na to all the writers, production staff, engineering, cameraman, technical, sa lahat. Okay, ito ang aming mga mahal na presidente. Please, ma'am, okay, sa inyo naman gagaling. Yeah, soon, magkikita-kita tayo lahat and makakatulong kami sa inyo. Sigurado naman ay marami mag-a-apply ang aming HR. Eh, sila na mag-i-entertain sa inyo. And hopefully, makakita tayo ng mga tamang tao at makapagbigay tayo ng trabaho sa ating mga kababayan. AMBS President, Ms. Maribet Tolentino. Napasalamatan ko na lahat po na pinagdaanan kong channels. Napasalamatan ko na po ang lahat taong tumulong sa akin. Pero hindi ko makakalimutan pasalamatan ang mga tao, kayong lahat, na sumuporta, nagtiwala sa akin. Ang ating mga kababayan, ang lahat ng tumulong sa akin, kung nasaan man ako ngayon, kung nasaan man po ang Wowowin, kung lahat ng challenge man pinagdaanan ko, maraming salamat. And most especially, Lord, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tulungan niyo po kami na makapagbigay ng saya, makagawa ng mabuti sa ating po mga kababayan. Nakasama po ang AMBS family. Sana ho, supportahan nyo kami. Bago ho sa amin ito, bago sa pamilya po ng Villar, na talaga naman ang tumutulong sa ating mga kababayan. Ako po ay kasama dito, at I'm so happy and glad na ako po ay napagkatiwalaan ng former Senate President, Senator Manny Villar, Ma'am Cynthia Villar, the Senator, Senator Mark Villar, maraming salamat. Ms. Camille, Congresswoman, yung pamilya. Okay, of course, si Mr. Pabby, Mr. Paolo Villar, at sa buong pamilya namin dito sa Vista Family, sa lahat sa inyo, supportahan po na sana itong AMBS. Ulitin ko lang po sa ating mga kababayan, huwag kayong mag-alala, ibibigay namin yung para sa inyo, yung magiging masaya kayo, nakangiti inyong mga labi, busilak ng pamamahal ng puso sa ating mga kababayan, sa abot kaya po ng AMBS na tulong sa amang sulok ng mundo, may Pilipino, nandito ang bago nyong kasama sa buhay, ang new network, ang AMBS Channel 2, your new network. Video!